Okay guys, ituturo natin ngayon is kung paano gawing hybrid yung computer, no? Yung lumang computer nyo, no? Ito, lumang computer to sa customer ko. Ayan. Bali, papa-hybrid niya. Bali, yung minimum hybrid guys is yung SSD mo is yung nasa OS, yung tulad nito. Kasi masyadong mahal yung mga malalaking capacity na SSD, no? Eh, yung 120GB nasa 1K lang ata, 1K or 1.2K. Kasi pag kung may pera ka, oh, pwede na hindi ka na mag-hybrid, bili ka ng 1TB nito or 500GB, mas maganda. Pero yung 500GB nito nasa 5,000 na eh. Nasa 4,000 to 5,000. Masyado nang mahal. Kaya yung purpose na lang naman is storage naman, no? At sa pagpapalit ng SSD, yung pag-hybrid niya, SSD at HDD, is yung OS mo is yung mga important na mga software mabilis na gagana, no? Tapos yung booting niya is mabilis talaga, no? Nasa 3 seconds lang kahit lumang computer tulad nito. Siliron pa ata to na computer. Pwede para maging bago yung computer mo. Tapos ang pangit lang nito sa SSD is kadalasan mabibili mo is yung maliliit lang yung capacity, no? Kasi mas mura siya. At yung purpose lang naman is yung OS, no? Tapos ito mga ganito na hard disk guys is kadalasan yung 1TB niya is nasa 1,000 lang. Kaya maganda. Pag sinama mo itong dalawa kasi, ang tawag doon is hybrid na, no? SSD at HDD. Bali, yung HDD mo, yung hard disk mo, is gagawin na lang natin storage yung sa mga files nyo. Tapos yung mga software nyo, yung mga Microsoft Office, yung operating system, dito naman sa SSD, no? Pwede kahit ilan na hard disk, no? Ate, ito, itong maliit sa laptop, hard disk din tawag nito. Hindi to SSD guys, no? Pero magkapareho lang yung laki nila, pero hard disk pa rin to siya, hard disk pa rin. Kahit ilan nitong hard disk nito guys, pwede. As long lang na yung main na operating system mo is SSD. Lalakas yung computer mo, mabibili siya. Tapos yung storage mo, kung marami ka talagang files, pwede kahit ilan yung hard disk mo, no? Kahit 10 hard disk pa. Basta kaya lang ng motherboard mo, no? Tapos, yung mga kailangan, guys, is ito, SATA cable. Yan. Yung gagamitin lang natin dito is yung 500GB na hard disk at yung SSD, no? Kasi ito yung luma niya, sira na to. Tapos, gusto niya na i-hybrid na may malaking storage kasi maliit lang storage ng SSD. Tapos pwede din ganito gamitin nyo guys kung meron kayong mga spare parts na ganito o may nakita kayo na mura na ganito second hand, pwede rin as long na 100% lang yung health niya. Pwede nyo ilagay sa computer, no? Hindi lang pang laptop to, no? Pwede din sa computer yung mga ganito na personal computer, no? Yan yung kagandahan nito. Kasi pwede sa laptop, pwede din sa hard disk. Pero sa mga ngayon, ito na yung ginagamit natin, SSD, solid state drive. Yan yung maganda. May iba naman yun guys, yung sa bago nila, dun sa parang SSD din. Pero hindi yun applicable sa mga lumang computer tulad nito. Ito lang talaga pwede applicable. Pag nag-upgrade kayo, SSD talaga. Okay guys, lalagay muna natin, tapos install natin yung OS, tapos i-detect natin yung hard disk. Yan yun, hybrid na siya. At gawin natin, okay? Follow lang natin yung video. Okay guys, sa pagkabit nito guys, pag bili nito, wala talagang kasamang screw, no? Tapos ito wala din kasamang screw. Paano gawa ng paraan guys?
madali lang kung wala kayong makitang screw. Ito yung mga power supply, no? Madaming screw kasi yung power supply. Pwede naman dalawa lang ilagay dyan sa power supply, no? Kaya kunin natin yung dalawa. No? Basta yung kukunin mo lang na screw, guys, is yung magkabilaan lang, no? Kasi yung power supply, pag may kabilaan niya na screw tulad nito, hindi na matatanggal din naman yan. Yan, guys. Tapos, lalagay natin yung SSD, hard disk muna, kasi medyo malaki yung hard disk. Pwede mo lang ipatong yung SSD dito, no? Lilibre mo talaga yung video card, guys, no, dito. So yung gagawin natin is, kung wala siyang video card, eh dito natin ilalagay na yan, ganyan, guys, no. Sa paglalagay ng hard disk, guys, kahit isa lang okay lang din naman yan. As long na mahigpit lang yung pagkakalagay, okay lang na isang screw lang, no, gagamitin natin, no. Okay, guys, ganun lang yung paglalagay ng hybrid, no, sa computer, no. Pag-hybrid ng SSD at HDD, no, paglalagay. Sa OS naman, try natin kung gagana ba siya. Sige. Guys, nag-install tayo ng OS ngayon, no. Kung magkakaroon kayo ng trouble, guys, na hindi siya magdetect, first, tanggalin mo lang yung hard disk, tapos SSD lang yung isasalpak mo, no, sa SATA, no. Kasi medyo pag nag-install ka ng OS, medyo nalilito pa siya, eh. Katulad nito, nag-troubleshoot pa ako. So, yung ginawa ko, tinanggal ko yung
hard disk, tapos yung SSD lang yung pinagana ko kasi ilalagay ko lang yung OS, no. Tapos na paglalagay ng OS, guys, ilalagay mo lang din ulit yung hard disk, no. Ito lang yung tatanggalin mo, itong yung ganyan, yung SATA. Tapos ganun lang, guys, yung pag nag-trouble kayo. Kasi yung importante naman dyan eh, yung SSD malagyan ng operating system, no. Kasi kapag nalagyan na siya ng operating system, guys, isasalpak muli ulit yung hard disk. Automatic naman yan, magdi-detect eh. Okay. And yan lang, guys. Bali, nag-install yan. Tapos, mamaya, titignan natin kung madi-detect ba yung hard disk, no. Okay. Okay, guys, natapos na natin i-install yung OS, no. Okay. Ilalagay na natin yung isang hard disk, guys. Kasi ang makikita lang dito, guys, is yung drive C lang nyo, yung SSD lang, no. Hindi pa kasi natin nalagay yung hard disk, no. So, paggawa nito, guys, tapos natin i-install, isha-shutdown muna natin. Yan. Shutdown muna. Sa mga bagong computer, pwede erecta, kaso hindi talaga advisable yung ganun na naka-on. Pero sa mga luma, pinchom lang to na computer, medyo luma na talaga. Yan. Bali, i-unplug muna natin to, guys. Tapos, yung switch on niya, parang i-drain talaga natin yung power, no? Kasi may power pa niya pag ganyan, eh. I-hold nyo lang yung power. Yan. Mandi-drain na yan. Tapos, ipa-plug natin yung SATA at yung hard disk na. Sige. Okay, guys, na-plug na natin yung hard disk, no. Tapos in-on na natin. Ayan. Tapos click natin 'to. Ayan. Hindi pa 'yan makikita, guys. Bali, mag-a-add tayo ng hard disk, no. Sige. Okay, guys, mag-a-add tayo ng hard disk, no. Sa pag-a-add ng hard disk, guys, is punta tayo doon sa computer, tapos bali Windows 7 to, guys, no. Click muna natin yung startup, tapos computer, right click mo lang, tapos manage, no. Bali, mapupunta tayo sa management, no. Yan. Tapos punta ka dun sa disk management, guys. Ayan, makikita mo yung drive C, tapos yung isa, no. Ito yung hard disk natin. Yan. Hindi pa yan makikita doon sa dito, guys, kasi i-add pa natin yan. Bali, pag-a-add niyan is change driver letter parts, no. Ganyan. Yan. Mag-a-add ka lang. I-assign mo lang ng yan D, okay na yan D, okay mo lang. Okay, guys, pagkatapos mo nang ma-assign yun, guys, lalabas na yan dito. Ay naka-drive D na yan. Ito yung sa SSD, tapos ito naman yung sa hard disk, no. Bali, hybrid yan, yung hybrid, guys. Ito yung hard disk, tapos ito naman yung SSD na. Yeah. Ganun lang yung pag-hybrid niya, guys, madali lang. Pero pag nagka-problema kayo sa pag-install ng OS, tanggalin niyo lang yung hard disk, tapos pagtapos na install, lalagay niyo lang. Tapos punta, follow niya lang yung kanina doon sa my computer, tapos manage, no. Yan. Tapos disk management, no. At yun, guys, tapos change driver letter parts, mag-assign ka ng ano name ng driver mo. Yun lang, ganun lang kasimple. Okay. Kung may mga questions kayo, guys, at comments kung ano mga problema, trouble nyo, pwede nyo yung comments. Tapos, please like and subscribe naman. Yan. Ito, guys, lumang computer to, guys, ah. Bali, Pentium pa to, no. Yan, tignan nyo. Yan, Pentium R pa yan. 2.7 GHz. Tapos, nilagyan natin ng SSD.
mabilis talaga. Bali, parang nabuhay yung patay, no? Okay. Yun, advice ko na lang yun. Maganda yung SSD. Tapos, kung wala kayong space na storage, lagyan nyo na ng hard disk. I-hybrid nyo lang. Okay lang din naman yan. Bibilis yung computer nyo. Lalaki yung capacity. Mas maraming lalagyan. Kasi yung SSD, malalagyan din yun, eh. At yung mga importanteng files nyo, pwede nyo ilagay dun sa SSD, no? Yung mga Microsoft Word, yung mga Photoshop, dun sa SSD. Tapos yung mga saved documents, dun na lang sa hard disk, no? Ganun lang, guys. Ganun lang siya kasimple. Tapos, yun lang ata. Okay. Please like and subscribe naman, guys. At comment nyo lang kung may mga katanungan kayo. Thank you so much. Sige.